Yung, what is up mga boss? Naninibago tayo sa ating GoPro mount, ano? So ngayon pupunta tayo sa bahay ng pinsan ko sa Puruksing ko. Nag-iimbita siya doon, ewan ko kung anong meron. Ngayon ay pag-uusapan natin kung bebenta na ba natin itong si Groldy natin o i-keep natin at hindi na tayo kukuha ng big bike, ano. So mga boss, tulungan nyo ako mag-decide, ano, na kung bebenta na ba natin to or kukuha na tayo ng big bike. Yun. Ang unang rason kung bakit ayaw ko ibenta tong motor natin, ano, kasi ito yung pinakaunang motor na nilabas ko, no, sa kasa. Hindi ako nag second hand kasi na nung una, ang unang motor ko talaga is yung Rusi DL 150, ano, yung parang itsurang Raider, ano yun. Hindi ko na i-release yun na sa akin nakapangalan kasi nag-aaral pa ako noon, hindi pa ako pwedeng kumuha. Kumbaga, yung pinsan ko ang pinakuha ko, pinag-release ko, sa kanya nakapangalan yung motor, ano. Shoutout nga pala kay Boss Bren, yun, sa pinsan kong yun, pumaya gamitin yung pangalan niya para ma-release yung motor na yun, ano. Tapos pangalawang motor natin, yung pinang buy and sell ko, is yung Mio. So ito lang talagang motor na to yung pinakaunang naipangalan talaga sa akin, ano. So yun yung dahilan kung bakit ayaw ko rin, hindi ko rin mabitawan actually itong motor. Dahil alam niyo naman, tignan niyo naman, oh, 6.3 pa lang, 6.4 pa lang tinakbo ng motor natin, isang taon na to. Sobrang alaga, taka ginagamit ko lang talaga siya pagka may pupuntahan, ganyan. Or tawag dyan, or may ride, ganyan. Kumbaga, garage king, kung tawagin itong motor natin, ano. Tapos alagang kasa, alagang maintenance, lahat. Wala tayong mintes, ano. Ang hindi ko palang napapalitan dito is yung belt, kasi sabi nila 15,000 nga daw, pero hindi ko napapaabutin siguro ng ganun, ano. Mga 15 na lang, ay mga siguro 7,000, baka magpalit na ako ng belt nito. Mura lang naman, ano. Yun yung isang reason. Pangalawa, parang na-touch na ako dito sa motor na to, no, na tipong hindi ko siya talaga mabitawan. Iba talaga pagka pinaghirapan mo, no? Third reason kung bakit hindi ko siya mabitawan is wala pa tayong pampalit. Wala pa tayong pampalit sa ating motor na to. Kumbaga, pag nabenta ko siya, matagal ako matitinggang walang motor, ano. Kasi konti pala yung naipon natin, hindi pa siya abot sa target nating motor, ano. So yung target nating motor kasi is NK400 ng CF Moto, ano. Yun yung napupusuan nating motor. Pang expressway legal, ano. Para hindi na tayo dumadaan dito, dyan na tayo sa may loob, ayan, sa expressway mismo. Diba? So, yun. Bakit nga ba natin napusuan mag big bike? Ang unang rason ay yung mga nakakasama ko sa ride. Mostly ngayon kasi busy yung mga nakaka-ride ko sa Pabi, yung mga lower cc na motor. Kaya ang mga nakasama natin lagi is yung mga big bike, ano? Kaya na dedemonyo tayo na kumuha rin ng big bike.
Pero yung mga big bike naman ngayon, matataas ang CC. Kumbaga walang naka 400 sa kanila. Ang CC nung isa, pinakamababa ay 650. If ever tayo ang pinakamababa kung sakaling matuloy tayo mag big bike, ano? So yun, yun yung unang rason. Pangalawang reason, makakapag-expressway na ako. NLEX, mapa-NLEX man yan, SETEX, SLEX, or Star Tollway, pwede ka nang pumasok, ano? Ang downside lang talaga sa ganyan, sa big bike, yung, yun nga, syempre, expect na natin, 400cc na yan, tatakaw tayo sa gasolina, at mas malaki ang tanke ng NK400, which is parang 14 yata, or 17 liters, parang ganun. Actually, hindi ko pa na, ano yun, hindi ko pa na check yung research ko eh, no? Hindi pa tapos yung research ko about sa NK400. Hindi ko pa alam yung, ay, yung, ang mga nalalaman ko pa lang na mga issue is yung ignition coils, yan, yung mga palitin lagi kay CF Moto NK400, ano? Bukod doon, mga na ano kong problema nila is yung delay sa pag-arangkada nga daw, sabi nila. Pero hindi natin alam kasi hindi pa naman tayo nakapag-try, ano? Kaya, ewan ko, baka sakaling makahiram tayo ng demo bike, shout out Boss Martin. Baka naman makahiram tayo ng demo unit bago bumili. So yun, ito, tsatsagain mo to kapag ka naka small CC ka na ganito, scooter or underbone ng mga motor, yung mga below 400cc na bike, ano. Kaya, ewan ko, tulungan nyo rin ako mga boss. Comment nyo sa baba kung ibebenta ko ba tong NMAX natin at kukuha tayo ng NK400 o wag. Kailangan ko rin ng mga inputs nyo mga boss. Kasi ako ay naguguluhan din, ano. Share nyo yung mga input nyo, mga kung ano yung mga downside. Kung ano yung mga downside kung mag-big bike na ako, ano. Tsaka mga pros and cons na lang. Tulungan nyo ako mag-decide, mga boss. No? Yun. Takits tayo, boss. Mga boss, kapag nasa may bandang ano tayo ng pinsan ko at medyo matraffic. So, yun, mga boss. Andito na tayo sa bahay ng pinsan ko, si Boss JR. Hello. Tapos, tatanungin natin kung ano ang pinakauna niyang bike. Pinakauna niya motor? Sige. Boss, anong pinakauna mo motor? Fury. Na? Kawasaki yun. Fury. Kawasaki yun. Kawasaki. Yun, yung pinaka-the best kong motor nung dati. Ba't yun ang kinuha mo? Dati kasi, nagagandaan ako sa itsura niya. Para siya si Bumblebee. Yung itsura. Nakita ko pala, mukha pala. Headlight, mga ganun. Headlight, yan. Headlight. The best yun. Nakita ko na agad pwede kong gawin sa kanya. Kaya yun yung kinuha ko. Wala ma-set pa akong lisensya noon. Wala akong lisensya, wala akong, hindi ako sanay mag-motor noon. Pero kinuha ko yun, nilabas ko yun, kasama yung mga tropa na may lisensya. Pero ang practice ko nung dati, Honda na may gear din. Honda Wave. 110. Yeah. Eto, boss, tanong ko naman sa'yo, ano ang present motor mo? Present motor ko, FC version 2. 2016. Ito ang maganda. Tingnan nga natin. Yan, yan ba yan? Dapat may post mo.
Wala send, send mo sa akin yung picture, ipopost natin yan. Hindi... Pagdating sa gastos ng motor, walang problema. Gastos ka, ano, gastos mo yung maintenance. Maintenance. Ang maintenance mo lang dyan, normally, is yung kadena. Saka, ano nga, langis. Langis sa motor. Wala na masyado. Wala ka lang ibang iisipin. Yun lang. O, oh, boss, anong ma-advise mo? Mag-big bike ba si Boss Nick? O stay na lang tayo sa Underbone? Big bike? Okay. Dahil? Kung gusto mo. Kung gusto mo lang ng mabilis. Pero pagdating sa maintenance, alam naman natin, pag may maintenance ang big bike, malakas din, malaki din gastos. Gastos kung gastos talaga. Una pa lang, change oil niyan, 2 liter kagad. Yung gastos mo ng change oil, gastos mo sa lahat. Malaki talaga ang gastos. Pero kailangan, bumili kang big bike, gastos ka talaga. Yung may pang gastos ka. May pang budget ka. May budget ka, may budget. Kasi hindi mo pwede ipababayaan mo yung motor mo. Mga lower CC, okay lang. Pabayaan mo motor mo, minsan nakalimutan natin, hindi tayo mag-change oil, pero dadadagan na natin. Pero pagdating sa big bike, since binili mo ng mahal yan, kailangan. Spec mo mahal. Yung gastos mo, mamahalin din. Ganun talaga. Yan. So mahal. Anong advice mo? To big bike o retain tayo ng NMAX? Para sa akin ha, kasi ako, gusto ko rin karoon ng big bike. Sa big bike tayo. Big bike. Ayun. So yun, mga boss, narinig nyo naman sa side ng ating pinsan. So, ang inaano lang naman natin is lahat ng suggestions nyo, i-comment nyo lang down below sa YouTube page natin, no? Babasahin natin lahat yan at re-reply natin yan. So yun, may tatanungin pa tayong isa na tropa natin, no? So, ito, abangan nyo. So, ito mga boss, si Boss Jobel, isa ring motorista, no? Ang tatanungin natin sa kanya, ano ang pinakaunang motor mo, boss? Pinakaunang motor ko, Barako. Barako ng Kawasaki. Kawasaki. Yan. 155. Tapos, ang pinaka nagustuhan mo sa motor mong yun? Ang pinakagusto ko doon sa kanya, mas tipid siya sa gasolina at saka less maintenance. Okay. Tapos, isa pa, hindi ka ibibaitin sa takbuhan. Oh, syempre, puta, pag-tricycle yan. Pag-tricycle yan, oo. Kaya, ngayon naman, wala na siya dito sa akin. Nasa probinsya na, binabiyahe. Pang habal-habal. Tapos, ngayon, ang tanong ko, boss, ano ang present motor mo ngayon? Ang present motor ko ngayon, Mio Sporty, 2019. Ito, pakita natin. Ayun, hindi yung dumaan ha. Ayun, yung nakaparada. Ayan. Sporty, yan. Bakit naman napili mo yan, boss? Sinubukan ko lang. Pero ang masabi ko dyan sa Sporty, matakaw sa maintenance. Kaya kung, ano, mahal kasi ang maintenance niyan. Libo, kung baga. Dapat dyan, may budget ka rin na para sa kanya. Maintenance, pag naputulan ka ng belt, ganyan, tapos palinis, mahal siya, may kamahalan. Kaya pag nagmotor ka ng ganyan, ano mo na may pang ano ka, may pang budget, maintenance, may budget. Eto boss, tanong ko last time, ma-advise mo ba si Boss Nick na magbi-big bike o stick tayo sa NMAX? Sa big bike naman, wala akong masabi, okay yan. Pero dapat, may budget ka talaga na para sa kanya. Kasi una sa lahat, big bike yan. Magastos sa maintenance. Maintenance pala, magastos. At saka mahal pa siya. Pero kung si Boss Nick naman ay magbi-big bike, wala akong tutol dyan kasi okay yan. Pangarap ko din yan eh. Big bike. Lahat naman tayo. Lahat naman tayo, pangarap natin yan. Kaya masasabi ko, okay sa akin na mag-big bike si Boss Nick. Yun, maraming salamat, boss. So yun mga boss, nakadalawa tayo ngayong gabi. Hinintay ko lang din yung ma-comment nyo na if ever mag-comment kayo kung magbi-big bike ba si Boss Nick o talagang stay na tayo kay NMAX natin. Kasi malaking decision din, kaya gusto ko malaman kung ano yung mga decision nyo sa buhay na
pwede kong ihambing sa akin, ano? Maraming salamat mga boss. So i-comment nyo lahat ng mga decisions nyo na kung positive man yan, negative man yan, lahat yan tatanggapin ko mga boss. Gusto ko lang din malaman sa mga side nyo kung ano yung magiging downfall natin or pros and cons natin pagdating natin sa big bike or sa NMAX natin. So yun mga boss, maraming salamat. Kita-kits ulit sa susunod na vlog.